Alam nyo ngayon, ang laki na ng ipinagbago ng media, kukunti na ho yung mga ganitong istasyon, mga kaibigan. Wala na kayong makikita eh. Yung ABS-CBN na ipasasara, hindi natin alam kailan. Marcel daw eh. Mga kaibigan. Marcel na lang ang prangkisya. Yan eh, ano yan eh, hindi na malayang pamamahayag yan eh. No. Bakit? Kasi negosyo na eh. Yun. Yun nga sinasabi natin, eh katulad, hindi katulad yung istasyon na to, wala naman itong negosyong iba. Oo. Na nakikitransak sa gobyerno. Hindi ba? Oo. Mga kaibigan, hindi katulad nila na ginagamit yung kanilang media, ang tawag mo dyan, company, para doon sa iba pa nilang interes. Yan. Oh. Yan sinasabi nating monopoly. Ano ngayon ang epekto niya? Nakasama yan sa malayang pamamahayag. Pero kung magpakilala, akala mo talagang malaya. Malaya. Wala palang laya. Malayang mangutong. Ano? Ano ba ako? Ginagamit pa ngayong depensa nila yon. Hindi daw sila dapat ipasara alang-alang sa press freedom. Sangkalan. Oo, ginasangkalan pa ngayon. Yan ang nakasama. Oo. Alam nyo, kung hindi nila ginawa yan, halimbawa, ngayon, meron silang may issue laban sa kanila sa renewal ng franchise, mga kaibigan, di ba? Yan ang ano ngayon eh. Any moment this year, dahil ang expiration ng kanilang franchise, it ngayon taon. Ngayon, kung hindi nila inabuso eh. Abuso. Di ba? Inabuso nila yung kanilang kapangyarihan. Masyadong naging powerful. Alam nyo, sa ibang bansa, kinukulong yung mga taong yan. Sa totoo lang. Tama, katulad ng ABS-CBN kanina, di ba? Isasara sila. Nag-i-expect ba kayo na may mga susuporta sa inyo? Siyempre, susuporta lang sa kanila yung mga artista. Bakit? Apektado sila eh pag sinara yan eh. Saan sila lalabas? Di ba? Lilipat sila rin sa kabilang channel. Ngayon, interest nila yon. Itong labanan ng ABS-CBN at saka ni Presidente Duterte, interest nila pareho yan. Ayan, oo. Hindi natin interest yan eh. Siyempre, sinasangkala nila, cover up nila yung kumot nila yung press freedom. Pero franchise ang usapan dito eh. Yung franchise, it's a matter of privilege. Oo. Hindi right yan. Oo. Ano mang oras pwedeng bawiin ng gobyerno yan. Pero, ganun pa man, yun ay trabaho ng legislative, hindi ng executive. Hindi. Kahit pa ayaw ng executive. Pag gusto. Pagka gusto ng legislative at complied naman sila sa requirements. Sa requirements. Kahit nasabihin mong privilege yung franchise, meron mga requirements, certain meron. Requirements siyempre. Na dapat mong i-meet. Pero ang issue ito ngayon eh, nag-aagawan, siyempre, yan ang uso ngayon, yung public support. Yan. Sympathy. Simpatya. Social media. Mga sasabihin ng mga importanteng tao. Kami, ba't namin kayo ididepensa? Problema lang ninyo yan. Kasi hindi kami naniniwalang press freedom yan. Katulad ko, hindi rin ako naniniwala na dapat makialam si Presidente Duterte. Di ba? Kasi nagkakaroon ng kulay. Yan. Di ba? Bakit? Hindi mo trabaho yan eh. Nilalagpasan mo yung trabaho mo eh. Kongreso, meron yan. Paubaya mo sa kanila. Huwag ka mag-opinyon. Sana sinikreto mo. Di ba? Ayaw mo pala eh. Di mas effective pa yung sikreto. Walang maisusumbat sa'yo. Di ba? Ba't gusto mo yung may maisusumbat sa'yo? Pinalalabas pa ngayon eh. Pagka na-renew ang franchise, parang hindi sumunod sa batas. Yun. Iyon ang gusto sabihin ngayon, mga kaibigan. Kami, wala kaming pakialam dyan. Ano ang pakialam namin dyan? Pag na-renew franchise, sundin natin. Batas yun eh. Hindi. Ang sa akin, hindi yun. Bakit kayo umabot sa ganyan? Ayan. Bakit?
Ano man ang naging dahilan niya, personal or otherwise, mga kaibigan. Kasi sa sobrang kasuwapangan eh. Yun. Dapat kayo, istasyon lang kayo. Diyan lang kayo. Eh ilan na negosyo nyo? Mabuti sana kung pare-parehong negosyo nyo eh. Karsada, negosyo nyo. Tubig, negosyo nyo. Lahat, naka-invest kayo. Di ba? Pelikula. Oo. Negosyo. Yung pelikula, inimbudo nyo. Oo. Di ba kayo nahihiyan yan? Oo, di ba? Tapos. Ba't kayo nag-engage sa mga ganyan, pati yung film production? Oo, di ba? Dapat, supposed to be media kayo, kayo ang nagtatanggol sa, kayo ang sumisiguro na hindi nangyaya, hindi dapat mangyari sa bansa natin yung mga ginagawa nyo. Di ba? Bakit? Monopoly yan eh. Yan ang nagiging, yan ang naging dahilan kung ba't kayo naging oligarch. Di ba? In the first place, may mga question. Eh, kita mo, paano na ibalik sa kanila yan? Eh, pero hindi ninyo tinitignan eh. Yung pinaka-lundo, yun yung business monopoly. Yun. Wala ngayon kayong maidepensya. Masama pa. Ang gagamitin ninyo, imbes na idepensya ninyo yung prangkisa ninyo, eh, press freedom niya eh. Ano? Magkaiba yun. Press freedom yan kung ang negosyo nyo, yan lang. Oo. Kasama nyo kami sa press freedom. Saka mabigat. Business yan eh. Pinasok pa politika eh. Yan alam mo kung mga sino pa kayo. Mm-hmm. Di ba? Yan ang problema. Kaya sinasabi natin, huwag nyong gawin yung alam ninyo, sa inyo lang makakabuti ngayon. Mapapabuti kayo. Pero sa bandang uli pala, makakasama. At ang masama, babalik sa'yo. Babalikan ka nung masamang ginawa mo. Kung yan, ang issue, negosyo lang ng ABS-CBN, yan lang istasyon, radyo, tsaka telebisyon. Kasama nyo kami, maniniwala kami. Press freedom yung sinasabing pagharang sa inyong prangkisa. Eh, pero marami kayo negosyo eh. Dami. Hindi nyo magiging negosyo yung kung wala yung impila na yan. May conflict of interest kayo, ang dami. Oh. Pero ano yan eh, ginagamit nyong impluensya yan para kayo maging oligarko. Maging makapangyarihan kayo dito sa Pilipinas. Eh di ba nga, pati mga tumatakbo dyan eh, kumakandidato sa matataas na posisyon eh, sa inyo na lang gagaling eh. Ano tawag mo sa inyo? Oo, pati politik eh. Sinan yan ang masama. Kung bakit ako hindi rin naniniwala sa sinasabi laban dyan sa Maynila tsaka doon sa Manila Water. Bakit? Eh hindi naman yung sinasabi nila ang solusyon eh. Ano solusyon? Kunin ang gobyerno yung pagpapatakbo sa tubig. Oo. Huwag nyo na kami asahan dyan, makialam kami dyan sa, hindi kami nakikialam ha, pinaliliwanag lang namin sa bayan. At dito makikita ninyo, wala kaming pinapanigan. Yan. Alimbawa, yung sa Rappler, mas naniniwala kami ron na may press freedom issue compare dito sa ABS-CBN. Bakit? Wala naman sila iba negosyo eh. Media lang sila eh. Bali ba, social media nga eh. Oh, internet lang sila eh. Mga kaibigan eh. Eh ito, yung istasyon nila, cover na lang yan. Sa laki ng kinikita niyan. Eh nakikitransaksyon sila sa gobyerno eh. Ini-influensya nila ang business policy eh. Kaya ang mga tao dito hindi na nagkaroon ng pagkakataon eh. Sila lang eh, kung sino yung may pera, kung sino yung makapangyarihan. Di ba yun ang sinasabi natin? Pumunta ka sa Singapore. Ba, ang daming mayaman dyan. Singapore yan.
Oh, marami din foreign businessman dyan. Di ba? Oo. Oh, pero meron silang sariling mga mayayaman. Hindi ganito kalala sa atin. Kung ano lang yung negosyo, yun, sila may-ari. Dito, Pilipino kawawa eh. Di mo sa Japan, pag sinabi mo Suntory, anong produkto niyan? Ba, food and beverages, dandun lang sila. Dun lang, oo. Mga kaibigan, oh, hindi yung pati karsada sila gagawa. Dito, San Miguel Corporation, dati, alak lang yan, pagkain lang eh. Eh ngayon, pati expressway kanila? Kanila. Skyway? Kasi may bayad. At sila nasusunod kung magkano ibabayad. Kasi mo, pinabayad mo, dadaan ka ng karsada eh. Papunta ka ng probinsya, libo-libo. Oo. Dagamitin mo yung ano? Yung, ano, North Luzon Expressway? Eh tinayo ni Marcos siya, libre. Mga kaibigan, konti lang ang bayad. Di ba? Oo. Para lang sa maintenance? Hindi itinaas yun. Sipin ninyo yan. Maintain South Luzon Expressway, pinagawa ni Marcos. Ang bayad, very minimal. Oh, eh, para sa maintenance? Eh ito, hindi. Negosyo, mga kaibigan. Tapos magyayabang kayo. Bubuksan na niya yung ito si DPW is masira ulo. Bubuksan daw yung Skyway ganito, connecting ganito. Eh kahit pa i-connecta niyo sa impyerno yung hayop na Skyway na yan, magbabayad ang tao diyan. Mahal. Hindi libre yan. Oo. Hindoropot. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Kaya masama yung ano eh, yung may negosyo ka, may dyaryo ka. Ang dami niyan, ano? Yun na nga, at tulad to si Ninyes Olivares. Oo. Si Ninyes, namatay at namatay. Dyaryo lang. Dyaryo lang siya. Media lang. Daig pa siya ng mga reporter niya. Reporter niya, nag-PPR. Bawal yun eh. Kaya yung ABS-CBN, ang trabaho ng mga tao nila ron, mouthpiece ng business interest. Yan. At political connections. Yan. Sila ang mouthpiece. Kanino ba tayo, boss? O, dito tayo. Purihin mo yan. Kaya ngayon, panay-puri nila kay Presidente Duterte. Panay-himod. Misa naman. Ata mo? Yun ang nakakasama, nawalan ka, yun ang nawala ka ng freedom. Sino ang lumabag sa freedom mo? Ikaw! Sila rin. Oo. Hindi yung gobyerno! Pag sinabi namang attack dog, banatan mo yan. Nilabag mo eh, papano? Swapang! Ang dami mong pinoproteksyonan, di ba? Hindi ko kayo sinisisi, gusto nyo yan eh. Hindi naman kami naiinggit sa inyo. Ganon din naman yung iba eh. Ganon din yung ibang, sino pa dyan? Pareho lang yan, yung isang network. Yung walang kinikilingan? Kung sabihin ginigipit ang kalayaan, depende yun. Mas naniniwala pa nga ako ang Rappler ginigipit eh. Bakit? Wala sila negosyo eh. Oo. Eh kayo? Dami. Mamamatay ba kayo pagka wala na yung istasyon ninyo? Oh, may negosyo pa kayo eh. Di ba? Mga kaibigan, oh. Ngayon, tapos si Ninyes, ha? Pati dito sa, ano, sa media practitioners. Ha? Tandaan ninyo. Sino sumira? Ito rin mga to, practitioner din. Bakit? Kasi, labag yun sa profession mo eh. Unwritten rules yung mga yan eh, na sinasabi. Wala kang mababasa sa batas niya na labag yan. Pero yung logic, pakinggan ninyo. Halimbawa, ikaw, media practitioner ka, paano ka magiging malaya sa iyong pagre-report?
Kasi dapat ganun ang pagre-report. Eh. Oo. Malaya ka eh. Ha? Para maipresenta mo ng tama ang balita eh. Nang walang kinikilingan. Di ba? Hindi katulad ng iba, wala raw silang kinikilingan, pero may kinikikilan. Di ba? May kinikikilan naman. Ngayon, paano mo maipipresent yan ang isang, katulad namin, komentaryo. Paano kami makapagkukomentaryo ng tama? Kung nakikihimod kami sa puwit ng kung kani-kaninong puwit na tumbong, tagalinis kami ng mga mababahong tumbong, pwede ba yon? Magiging tama ba kami? Wala na. Hindi ka na magiging objective. Nanloloko kami. Oo. Humahanap lang kami ng makakakampi, yung magkakagusto sa amin. Kasi pareho kami ng gustong pagsipsipan. Kaya sa media practitioners, hindi dapat pinagsasabay ang kanyang media profession at saka yung PR. Oh, paano magiging malaya yung isang pahayagan? Kung ang may-ari niyan eh, humihimod sa tumbong ng gobyerno o nung nakusino nakaupo. Lahat na lang nang umupo. Daig pa niya yung bakla, kumakasip-sip. Oo. Ha? Tsaka anong ba? SSB. Reaction ng gobyerno laban sa isang negosyo niya. Babanatan yun. Oo. Pasasamain doon sa jari pa niya. Siya, binibigyan pa siya ng pera. Oo. May hawak pa nga akong checking yan eh. Kumukubra yan. Oo. Oh, mga kaibigan, sipin ninyo, si Ninyas hindi ginawa yun. Hard hitting yung dyaryo nung hawak niya yan ha. Yan Tribune. Hard hitting niya, kaya tambak ang ano niyan eh, libel case niyan eh. Yan ang gagawin sa'yo eh, ng mga... Kaya ako humahanga doon eh, kininyes eh. Mga kaibigan, fighter eh. Talagang nanindigan siya bilang isang media lang. Di ba? Yan ang talagang journalist. Yun ang tunay. Mm-hmm. Kayo na makapagsasabi niyan eh, kung mali sinasabi na, ito mga unwritten rules, ethics, ha? Sa journalist, sa mga nasa media. Oh, paano mo bibigyan ng equal na espasyo ang isang panig na nasa balita? Halimbawa, nag-aaway. Pwede bang ito lang ilalabas kong panig? Kung ako eh talagang media practitioner lamang? Hindi. Dapat kunin ko side nito. Magkabila. Di ba? Magkabila. Kung ako reporter, di ba? Mga kaibigan. Oh, pwede ba yun? Puro side nito? Hindi pwede yun. Kaya, hindi ka pwedeng mag-practice bilang isang media practitioner and at the same time, public relations ka. Ang gusto mo lang, eh, purihin mo lang itong isa at ipagtanggol mo lang kung kahit mali ang ginagawa niya. Yun ang mabigat dun eh. Public relation yun. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng pagsabayin yun. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ang sabi nga, kung ang lakad mo itik, ang huni mo itik, ano ka? Itik. O, itik ka. Hindi ka agila. Di ba? Mm-hmm. Ganun ka lang. Hindi pwedeng iti ka, nagpapanggap kang ano? Oo. Agila. Agila. Oh, kita mo na. Oo.